are off to somewhere. Binuboil ko siya sa water kasi para matanggal yung ano ba to, food color or yung color red kasi madumi daw to eh, sabi nila. So today, maaga-aga ako nagising kasi we are off to somewhere. Done. So from there, doon ko pa lang siya priprituhin. Ang ganda ng intro natin, pagluluto ng hotdog. So yun, nagyan ko lang na oil. For today's video, I'm super excited kasi finally, yung lot na nabili natin, bibisitahin and ipapakita ko na siya kay mama kasi pwede na siyang pumunta doon and magkakaroon na kami ng parang sticker so that can visit the lot anytime kasi pwede na rin siyang patayuan ng bahay. So later on, papakita ko rin sa inyo yung house design na gusto ko. I've been talking to architects for a while now. Before ko pabilihin yung lupa, actually may kausap na ako architect. Meron akong gustong design. So papakita ko sa inyo yung design later on. Super excited ako. Alam nyo, nung una naghahanap ako ng lot, naisip ko talaga na pang-investment lang, ganyan. Pero nung nakita ko yung lot na yun, parang gusto ko na agad dun tumira. Kahit feeling ko pang retirement yung lugar. Kasi syempre mabundok, ganyan. Pero sobrang ganda, sobrang peaceful nung place. And naisip na dun na talaga yung dream house ko. So, pakita sa inyo yung dream house ko na hopefully in the next year or 2 years, mapatayuan agad. So, ayun. Yun lang naman yun. Mami! Kain na tayo! Ito yan ba yan? Isang hotdog lang ulam? Hindi, nandun. Ito oh. Saan nasa ng itlog? Ay, gusto mo itlog? Ruha ka, ang tagal-tagal mo nag-work. Pero hotdog lang nagawa mo. Gusto ko na eh. Binoil ko pa siya. Para matanggal yung color. Eh, ang boiling niya, eme-eme lang, wala yun. Ang tagal-tagal mo. Hey guys, so, isa kami maligo. Lapit na rin kaming umalis in a bit. I'm so excited. Yun na, yun lang yung ano, look ko for today. My look is this. Ang ganda ko, te. Hindi tayo magkamukha talaga, mas maganda. Ay, ganun? Pili mo? Comment down below, guys. So, ayun nga guys, I am just going to fix my stuff. Ayan, nandito na yung work phone. Uy, may 100 pesos ako. Throat spray. Ano, akin na? Akin yan, actually, nahulog ko dyan. Hoy! Hindi ah! Wallet! Tinan! Meron akong bagong checkbook na kapag request ako. And may pangalan na! Sis, alam mo, simple joy sa life. May pangalan na mo, may check. Nakakatuwa. Alam mo ba, ibig sabihin ng check, may babayaran ka. Maganda sana kung meron kang marireceive. Ah, check na galing sa iba yung maganda ba? Ay, ang galing ni Cheese. Oh my God! Kinain niya yung sponge ko! Ang bad mo! Ayan na daw sa'yo. Ikaw talaga, may tingnan mo. Ang bad ka! Next! Aalis kami ngayon, so another essential bukod sa cheque kasi magbabayad ako. Magta-transfer lang ako sa bottle na to kasi mas nakakatipid. And mahilig kasi ako mag-spray. So... Ako nga yung OA ko eh. Hindi sabihin ako yung makakasalubong. Ang OA niya, tingnan mo ganda. Tapos tsaka siya nalakad doon! So I'm using this antiseptic disinfectant from Casino Ethyl Alcohol. Alam mo, natutunan ko to kay Mami Heidi kasi meron pala iba-ibang klase ng alcohol. And si Mami Heidi, ang prefer niya is ethyl alcohol. Ito yung ginagamit namin. Ito yung nilalagay ko sa spray kasi antiseptic disinfectant talaga siya. Like this. Alam niyo yung problem ko with alcohol? Parang over a year na tayo na nasa pandemic, syempre, diba?
And so, grabe yung kamay ko. Dry na talaga. Kaka-alcohol ko. So, na-realize namin, with ethyl alcohol, mas hindi siya nakaka-dry ng skin. Mm-hmm. Try nyo. Safer on the skin. Iba-ibang klase yan eh. So, we prefer lang Casino. Pero ayun, may ethyl alcohol na nakalagay dyan. Kung anong klaseng alcohol yan. So, ayun lang naman yun. Yung ginagamit ni Hazel regular, ako prefer ko tong Casino Fem. Of course, lahat naman siya antiseptic, disinfectant, germicidal, MME, ganun. MME. Ito is, nakalagay to guys sa aking bag para, alam nyo yun, panghugas. Ito naman pang ganyan, no? Pagka may dadating palapit sa akin. Hoy, huwag ako sprayan mo! So, ayun, alcohol, importante. Tapos, ano, ba't ka nagpapaganda dyan? Lip tint. Ganda ko. Kasi pag nag-grocery, sobrang daming alcohol. So, ayun, Casino po ang ginagamit namin. As ethyl alcohol ang prefer namin para hindi magda-dry yung skin. Ayan, hindi siya nagda-dry. Mm-hmm. Asa kayo nakakasira na skin. Asa kayong itong ginagamit ko, dual moisturizer. Pero yung regular nila, guys, dual this one, hindi rin nakaka-dry. Yan o, ang lambot o, hindi siya nakaka-dry. Diba, hindi na kong isa yung regular. Tapos na, ito yung bag ko. Ito yung bag ko. Thank you naman sa pagpapa-unlock. Credit card din niya ang ginamit niya. I hope na malimutan niya akong ano, singilin. Ano ka ba? Hindi, sana sinakinato mo sa kanila. Yan yung nung nandoon tayo nung Valentine's na hindi mo nabili. Okay, and actually guys, based on sa research ni Mami sa alcohol, kasi nga maarte yung skin namin, nagkaka-skin asthma kami. Ako, namumula yung skin ko. Pag natamaan ng araw, ganyan. Si World Health Organization ba, Mami? Mm-hmm. Mas sinasuggest niya yung 70% solution ng ethyl alcohol, which is yung Casino alcohol, ganun sila. And ethyl alcohol, guys, main ingredient niya is sugar cane. Ay, talaga, te. Nag-research yun na. Alam mo yung dito sa channel, kung marami tayong natututunan, welcome to Cineskwela, charot. So guys, I'm wearing a dress from Paper Dolls along with this bag na pinadali. Ganda! Thank you so much! Ako, I'm wearing Louis Vuitton after over my dead body, charot. Tignan naman kung sino maganda sa atin. Tara na, let's go. Ay! Excuse me, no? Ikaw lang mayari. Ikaw lang sasakay. Hey, guys. Papakita ko kasi yung lot kay Mamang kasi gusto niya makita. Finally, pwede nang isama si Mamang sa lote. Kasi last time, hindi. Spray tayo ng alcohol. Yan. Actually, kasi mabango to. So, parang ito na rin yung pabaw ng kotse. Baon. Bye-bye, Chelsea! Bye-bye! So, these are the two alcohols that we were talking about earlier. Dual moisturizer, 70% solution, and then the antiseptic disinfectant. So, yeah. Share ko lang. I'll link it below kung mahanap ko online para matry nyo mag-alcohol na hindi masisira yung skin nyo. Waking up feeling like it's cold. Hindi naka-PPE si Atashi. Takot yarn. Oo, syempre naman dapat safe tayo. Dami naming baon today. We have Doritos, Kit Kat, and combos. Ano ba? Yan. Ito, fingers. Hindi ko alam si Mami Heidi naglagay niyan dito. Thought the other side was always green. Isn't any color in my dreams? When you ask me if I'm okay, I don't have a lot to say. Can't tell you something I do not know. Maybe just hold. Eddie, pag-itay vlog, nakikita niya na to. RSM, we love it here. Sarap, so ayun si Mama. And you ask if I'm always this lonely. How can I tell you something I do not know? Hey guys, so we are done eating and we are off to my favorite stop. Parang lahat ng vlogs ko nakikita niyo to, Carmela, so best banana cake. Papasalubungan ko lang si June kasi nag-request siya. And ayun, bibili lang ako ng mga pastillas, ganyan. First time makikita ni Mamang yung lupa natin. So, excited ka na makita, Mang? First time. First time daw. Ayun, so, let's go. I got the perfect outfit, but I don't plan to wear it unless you're gonna tear it right off my bottom berries. Sometimes I might get upset and say some things we regret, but if you come and get it, we can make the fight worth it. I know I get an attitude.
take it out on you till I got nothing left to prove but gratitude. Tony's house and Rosemary. Tambayan na namin to, guys. Ganto ang peg ko, mama. Hi. Nakikipicture pa si Atashi. Hi, mamang. Gusto ni mamang yung house nila, Rosemary. Ako din, gusto ko yung house nila. Gusto ko yung like layout. Like, open lang, ganyan. Saya. So, parang hindi siya naman nasa uso. So, now we are heading to the lot kasi gusto na makita ni mamang yung lot. Actually, yung house nila, Rosemary, medyo kasing laki lang ng lot din natin. House plus yung garden nilang malaki dito. From there, magkalukita niyo yun. Yun, to there. Talo mo magkatabing lote. Ha? Saan? Saan? Doon, hanggang doon. Maglakad ka mga, 30 steps. Ayun, doon sa poste doon, ma. Ano yung malalim yung, ano? Hindi, parang sa kanila yan. Patag yan. Ayan ang view mo, ma. Hindi yan tatayuan ng bahay. Ah, happy ka? Oo. Tapos, guys, ang view namin, yan, hindi siya tatayo ng house. So, ang ganda talaga. Imagine mo, pagising mo sa umaga, ang ganda ng balcony mo. Ay, hindi, ito ang view ko. Tumigil. Ito ang view ko, si mama. Ano, mamang? Okay lang. Okay lang? Pagkatapos ng lahat, okay lang masasabi mo? Okay, maganda naman. Maganda. Hindi ba lang hindi ko pa masasabing maganda? May wala yung bahay. Ay! Nung una sabi niya, ang advice niya lang, bili ka ng lupa para sa paglaki mo, mapapatayuan mo. Ngayon, kailangan may bahay. Noted, mama. Maybe I'm overreacting to this whole thing. Being too dramatic, overthinking. Getting myself worked up over nothing. Over nothing. So yun guys, uwi na kami and I'm so happy na nakita nyo ni mamang yung lot. And sobrang excited ako. Sa totoo lang, nung naghahanap kami ng lot, si mami yung naghahanap. And ako, bibili lang ako for investment. Pero nung pagkakita ko ng lot na yun, sabi ko pa nga, ano, may pupuntahan pa tayo? Sabi ko, tingnan na namin dati. So sabi ko, mami, di ba natingnan natin, hindi nga maganda. Tapos nung nakita ko talaga yung bagong village ba yun or area na yun, subdivision, sobrang na-inlove talaga ako. Kasi yung dream lot ko before, hindi sa amin na-award. Basta may ibang naunang nakabili. So mukhang kamukha niya yun. And I'm so, so happy na finally, I got the lot. Akala ko investment lang. Pero it turns out, gusto ko na siyang mapatayuan agad. May tatlo akong pinagpipilian nun. Kumausap na agad ako ng architect. Inisip ko, ano ba yung pinakamaganda dito? Ito yung gusto kong vibe ng house. And so, napili ko talaga yung best lupa. So, ngayon i-share ko sa inyo yung theme house board ko. Pinterest board lang siya na kinulate ko para matulungan yung architect na magde-design ng house. Na ito yung gusto kong peg. So, yung lot natin is sloping house siya, pag ganyan yung lote. Eh. Pero parang actually, pag ganyan siya, then medyo bumaba ng paganto. Tapos, dun sa baba, may kalye pa dun. So, makakadaan pa yung kotse before na meron ulit na bundok, nakatapat. Right side ng house is lake view. Left side is yung gate. Yung view ng bahay, pag tinayo siya, hindi matatayuan ng katapat na bahay. Yung katapat niya talaga literal is yung parang rice terraces na nakita niyo sa vlog. So, imagine mo waking up with parang puro glass yung bahay mo, tapos katapat mo yun, sobrang sarap mag-chill and malamig. Sobra kasi yung bundok siya. Siyempre, pababa siya. Basically, parang may basement or parang yung una mong floor is yung second floor mo or something like that. So, naisip ko tong photo na to. Tapos, diretso lang, parking and then yan na agad yung view. Diba may pabundok doon? And then may pool dito. Itong second photo na to,
Ito talaga yung isa sa mga una kong pinin dun sa una kong dream house board before ko kinulito para pakita sa inyo. Open lahat, glass lahat. So makikita mo yung bundok, yung lahat-lahat. Sobrang fresh air, open lang lahat. And then paglabas mo ng parang balcony nito, so parang siyang may terrace agad. Iniisip ko kung parang infinity pool or as is na lang na balcony or parang terrace. Para kita yung mga puno. Tapos sa baba na lang yung pool. Pag sa baba kasi yung pool, ganito yung magiging itsura niya. So parang walang view yung pool mo. Pero okay lang din naman yun. Or kapag nasa taas yung pool, medyo pa ganito yung house. Ganyan yung house kasi medyo pababa yung lote. Basta gusto ko puro glass and medyo wood. Ganito yung dream ko. Short nakataas, naka-elevate tayo kasi nga pababa yung lote. Tapos sa baba, may basement. Like sa baba, naisip ko, ang pinapagawa ko dun kay architect is mga guest room, kitchen. This one is another peg. Like literal na pagpasok mo ng main door, gusto ko makita agad na puro glass and may terrace na pwede ka mag-chill kasi nga malamig yung simoy ng hangin dun. Yun. So, ayan. Comment down below kung gusto niyo akong tulungan kasi iniisip ko kung yung pool is nasa pinaka-basement so wala siyang view or nasa taas siya na parang infinity pool. Ito yung magiging itsura kapag nasa basement yung pool, nasa pinaka-baba. Ganito yung layout ng house. Or kapag infinity pool, ito yung magiging itsura niya. Yan. Ito, gantong peg siya. Open air lagi para tipid sa kuryente. Kasi feeling ko mahal yung bahay. And I want to patayuan talaga siya agad ng vacation house or house talaga. Doon ako magre-retire kasi sobrang ganda talaga ng place. It's something na na-imagine ko yung buhay ko doon in my family. Na-excite talaga ako na naisip ko siya. Kasi nung dinala ko doon sila Jamie, sila Ray, before ko bilhin yung lot, pinakita ko sa kanila. Sabi nila na hindi nila ma-imagine yung sarili nila na magsasettle agad away from the city. Pero ako na-imagine ko talaga siya. Siguro iba-iba lang talaga tayo ng personality. But I'm really happy. Yun yung goal ko for the next 2 years. Sana makaipon. Ayun! So, ayun lang naman. Share ko lang sa inyo yung Pinterest board ko for the house. I can't wait to share with you yung official design maybe in the next few months. Isa sa mga priority ko is ma-design na yung bahay this year and mapatayuan siya next year. Sana! If not next year, in the next 2 years. Kasi, ayun. Gusto ko lang doon tumira. Yun! Gusto ko ng sariling bahay! So anyway, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to and sana na-appreciate nyo yung lot. Kasi na-feel ko na yung iba baka hindi nila agad ma-appreciate. Pero pag natayo na yung bahay, gaya nga nung sabi ni Mama, mas ma-appreciate nyo talaga na ang ganda. Ganda niya talaga! In love talaga ako sa kanya. As in! Sobra in love! Alam ko naman na hindi ko to lahat mararating. If not, for all of you, super thankful ako sa lahat na sumuporta sa akin since day one. Grabe yung mga nanood ng first ever video ko hanggang ngayon. Nakakausap ko, nakakasama ko, and sobrang thankful ako kasi without you guys, hindi ko mararating yung mga dreams ko. And with that, for sure, invite ko kayo sa housewarming party. Magkita-kita tayo soon. And thank you so much sa panonood ng video na to. Thank you guys for watching. Thank you sa support. Thank you talaga lahat. Thank you talaga. Sobrang thankful from the bottom of my heart. I love you all. Bye!